guys! Welcome back to my channel. For today's video, nakita niyo naman sa title natin ay mag-review tayo ng ring light. So, ayun, nakuha ko yung ring light ko sa Shopee for 344 pesos kasama na lahat, shipping fee, and nabawas na din dun yung vouchers, etc., etc. So, ayun, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ako nakakamura sa Shopee and kung saan shop ko nakita yung ring light. And also, magbibigay din ako ng thoughts and opinion ko dun sa ring light. So, let's go! Ayun na nga. So, nag-film ako sa cellphone ko mismo. And ang gamit ko lang is, ito, papakita ko sa inyo. Lamp lang yung gamit ko sa mga videos ko kasi dati naman hindi ko naman binalak talaga mag YouTube and wala, for pictures lang tong lamp na to. So ayun, lamp na yung gamit ko and nag-decide akong bumili ng ring light recently lang, last week nga, and ayun, nakita ko itong shop na to, pakita ko na lang sa inyo. Nakita ko yung shop na yan sa Shopee. Nag-scroll ako, naghanap ako ng pinakamurang ring light na 26 centimeters. And ayan nga yung nakita ko. Originally, 450 yan. Nakuha ko siya ng lowest price dahil sa mga vouchers and also dun sa, yung mga cashback, ayun. So, if mahilig kayo mag-Shopee, make sure na mag-avail kayo ng mga vouchers kasi sobrang dami sa Shopee ng vouchers. Merong 15% off or 20, minsan 20, malaki yung 20%, and 5%, 10%, minsan cashback, minsan off talaga, yung parang discount. Pag cashback naman, hindi siya mababawas sa mismong purchase mo, pero after na-receive yung order mo, mag-a-add naman siya dun sa Shopee coin mo, which is pwede mo naman gamitin na pambawas dun sa mga future purchases mo. And then, regarding naman dun sa, sa free shipping, madami ding vouchers sa Shopee. Pero recently, na-discover ko, since hindi nga ako nakakalabas-labas ngayon, puro Shopee lang, pag nagbayad ka ng orders mo through Shopee Pay, mas maraming vouchers yung makukuha mo and mas madami ring mas maraming deals for you kasi minsan yung mga vouchers doon, yung mga free shipping, yung mga 10% off kasi hindi gumagana pag yung payment method mo is cash on delivery. So, ako, simula nung na-discover ko yung Shopee Pay, nagbabayad talaga ako through online na. Nagka-cash-in lang ako dun sa Shopee Pay ko. And then, yun nga yung payment method na pinipili ko. And then, pag yun yung pinili mong payment method, ayun lang nga, tsaka lang gagana yung ibang vouchers mo. So, titingnan mo dun sa baba. Ayan, papakita ko sa inyo. Bibilugan ko na lang ng red. Yan. Pag Shopee Pay nakalagay, hindi mo siya magagamit yung voucher pag nag-cash on delivery ka. So, need mo talaga mag-Shopee Pay. So, ayun. Yun yung mga tips ko lang. Alam ko sinabi. So, eto na nga. Proceed na tayo sa ring light. So, this is the ring light. Ayan. Medyo hindi ko nagustuhan yung packaging niya nung dumating sa akin kasi isang bubble wrap lang nakalagay and isa sa loob. But luckily, hindi naman damaged yung dumating sa aking product. And then, ayun, make sure lang guys, pag naghahanap kayo ng product sa Shopee, babasahin nyo din yung description sa ibaba nun. Kasi minsan, akala nyo sa picture may mga kasamang ganyan-ganyan, MS, tag. And yung pala nakalagay sa description, wala. So ako, may nagme-make sure talaga ako, binabasa ko yung mga description box kung ano yung nandoon. And ayun nga, meron tong 11 features ng brightness. And then, also wala tong kasamang stand, pero may kasama siyang phone holder. So, nabuksan ko na to kasi syempre pagdating, kailangan kong i-check kung damage ba siya.
Kasi 5 days lang yung parang warranty nila na pwede mong ibalik. Yun. So, chinek ko na din siya. And ito yung mga kasama niya. Para to dun sa, kung may tripod ka, ididikit mo siya sa tripod. Yung parang ball area dyan. And ito yung ring light. Ito yung ring light. 26 centimeters to. Chinek ko na din to. And meron siyang USB. Basta, yung sinasaksak dun sa ano. Yan to, meron ako na to. Kalimutan ko kanong tawag dito eh. Basta isasaksak mo siya yung USB. And then, meron din siya nung pindutan para dun sa mga features niya, sa brightness nga. And kung pwede ka magpalit dyan. And then, yung phone holder. So, wala na. Yun lang. So, ayun lang. Tinanggal ko na din yung ring. Yung, ano tawag dito? Bubble wrap. Kabit natin yung, ano, phone holder. So, ito siya. May buto sa gitna. Tapos, ito. Ikot nyo lang. Ayan. For me, maganda yung phone holder niya. Kasi, meron siya ng roller. So, naiikot-ikot mo yung ano niya. And then, ito din, stretchable tong, ano na to, mahaba na to. Ayan. Yung, gamit ko kasi ngayon tripod, yung ano niya, yung phone holder niya, hindi siya, wala siyang ganito. As in, phone holder lang talaga. Pero, naiikot-ikot naman siya. Hindi lang siya yung nagaganto na MM. Tapos, ito rin, yung para sa tripod nga. Since may tripod naman ako. Tatry natin mamaya. Itetest natin. Pero, ilalagay ko na rin siya. Ito yung dulo. Papasok ko lang siya dito sa ano. Ikot ko lang. Yan. And then, ito, try natin siya. Sasaksak ko siya. Meron ako ditong, ano ba to? Adapter ba tawag dito? Basta yung para sa charger. Nasaksak ko. Yan, nasaksak mo siya. Pag nakasaksak na siya ng maayos, ayan, magbu-blue siya. And then, ito siya. Meron dito, nitong switch button. Meron nung minus sign. And then, nung switch button ulit, yung papalitan mo. And then, yung plus sign. So, open muna natin siya doon sa switch button. Yan. And then, try natin, hinaan. Hindi ko alam kung nakikita niyo, pero... Ayan, ito yung may kasamang white and yellow. And then, papalitan natin siya. Ito naman yung white. Ayan. Nilakasan ko siya. And then, hinaan ko ulit. Medyo mahirap lang siyang pindutin, honestly. Hindi mo agad nakikita. Dami ko pang pipindutin. And then, papalitan ko ulit siya. Yan. Ito naman yung yellow. Lakasan natin. Yan. And then, paghihinaan. Yan. So, ayun siya. For me, hindi ako masyadong nalalakasan sa kanya. Pero siguro, malakas naman siya. I don't know. Ako lang, for me, hindi lang ako masyadong nalakasan. Pero okay naman siya. For its price, siguro okay na siya. And siguro kasi naka-open naman yung ilaw ko plus may lamp pa ako. Kaya hindi masyadong kita. Pero, ayun nga. Itatry ko siyang, ayun. Pag nakatutok siya sa mukha ko, palitan natin. Yan, pag white. Tapos, ito pala yung white. Ito yung white. Ito yung yellow. And then, ito yung halo na white and yellow. So, ayun. Gets niya ba? Hindi ko alam kung ano niya. Kasi ako marunong mag-review M&M. So, first try ko ito mag-review. So, ayun, sa ilaw nga, medyo mahirap lang, ang downside lang nito is mahirap siyang,
ano, lakasan and hinaan. Hindi ko masyadong kita yung differences ng malakas and mahina. And then, basta hindi ako masyadong lalakasan. So, tatry natin siya. Ililipat ko siya. Lilipat ko yung phone ko dito sa phone holder na to. And then, papalitan ko yung lamp ko nito. Na to. So, I'll be back. So, ayun guys. Ayan na siya. Yun na yung setup niya. Nakalagay yung phone ko dito sa phone holder ng ring light. And ito naman yung ilaw pag yung white and yung yellow yung pinagsama. So, tatry natin ulit. Hinaan. Ayan. And then, palitan natin ng kulay. Yan. Ito naman pag white. And then, lakasan natin. Ayan. And, ito naman pag yellow. Ayan. Ayan na yung malakas niya. And then, ganito pag hininaan. Yan. So, ayun. Babalik ko dun sa white and yellow. Ta-dang! So, ayun. Hindi ko alam kung anong mas maganda. If yung lamp ko ba sobrang mas maputi and maliwanag or ayos lang naman din tong ring light na to. Pero ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung effect ng ring light pag nakapatay yung ilaw ko. Ayan. So, pag nakapatay yung ilaw ko, ganyan yung effect niya. And, ayan, try natin hinaan. Ayan. And, ayan na, mahina na yan talaga. Yan yung pinakamahina niya. And then, nakasan ko ulit. And then, papalitan ko. Yan yung white. Then, hinaan natin ulit. Ayan. So, bumabagsak nga kasi hindi ko na-scroll ng maayos yung sa phone holder. So, ayan yung white ulit. Kasan ko. And then, lastly, yung yellow ulit. Yan, pag malakas. And then, pag mahina. Yan. So, ayun. Paiba-iba yung setup na ano ko kasi nga, iba't-ibang phone holder yung gamit ko. So, minsan mataas. Mababa naman pag itong phone holder lang yung gamit ko. So, ayun. Naka ilang ano na ako. So, ayun. And then. Oh my God. Tingnan ko nga ako ano mas maganda. Parang mas bet ko tong yellow. So, ito yung gagamitin ko for my final thoughts. For me, yung price niya is okay naman siya for the ring light. Hindi siya ganun, huwag lang kayo mag-expect na sobrang lakas niya, na pang studio type ganun, yung mga pang malakasan na ring light. For ano lang talaga siya, yung mga simpleng vlogging. If beginners ka, I recommend this one. Pero kung gusto mo na yung pang malakasan, magandang lighting talaga is, lumili ka talaga, gagastos ka talaga ng malaki for that. And, ayun nga, nagtingin din naman kasi ako ng ibang reviews kung saan sila bumili, ayun, and kung gaano kalakas, ganyan. And, feeling ko naman, maganda naman tong ring light na nabili ko, and okay na siya talaga for the price. Sulit naman din siya. And also, wala naman siyang damage nung natanggap ko siya. So, ayun, okay naman siya for me. So, thumbs up for this ring light na nabili ko sa Shopee. And, binigyan ko naman kayo ng mga tips kung paano makakamura pag nagsha-Shopee kayo. Kaya mas gusto ko rin talaga sa Shopee bumibili. Kasi madami silang vouchers. Ayun nga lang, mas maraming vouchers na mas magagamit kung ang gagamitin mo is yung Shopee Pay. Sa Lazada kasi, feeling ko mas madaming
downside yung mga products na nabibili sa Lazada. Mas pangit yung mga reviews doon. Yun pala, one more thing, pag bibili kayo online, tingnan nyo din yung reviews kung maganda ba and kung ilan yung bumibili. Kasi plus factor din yun kung okay ba talaga yung ano nila, yung products nila. If bibili naman kayo ng mga original gadgets or mga gantong equipment, I suggest sa Lazada kayo bumili kasi nandun yung mga branded na shops. And kung mga Divisoria or Baclaran na items or mga price na pang Baclaran or Divisoria, sa Shopee kayo bumili. So, ayan, that's it for our video for today. I hope you enjoyed and you learned something from me. Please subscribe to my channel, like this video, ring the notification bell, and comment kung ano pa yung mga videos na gusto nyong makita. And also, ilalagay ko na lang sa description box kung saan ko binili yung ring light ko. So, bye! Close doors, I'm a fool for your love.